kaming magkakaanak lang ang nakatira dito. Hindi uso rito ang mga dayo. Ugali na rito sa amin na kapag dadayo ka sa ibang lugar, pinagdadala talaga kami ng asin, kalamansi at bawang. Nakakadiri! Mabalahibong tilapia! Minsan, ang maling pangunawa natin tungkol sa tunay na kahulugan ng katapangan ay maaaring magdala sa atin sa mas matinding kapahamakan. At isa na yata sa pinakamagandang patunay dyan ang kwentong ipinadala sa atin ngayon ng ating letter sender na tawagin natin sa pangalang Omar. Halina't samahan niyo akong tunghayan ang kanyang kwento. Pare, bilisan mo naman tumakbo. Ang bagal mo masyado. Baka maabutan tayo ng parak. Lang niya, pre. Bakit mo ba kasi biglang ginulpi yun? Eh, parak pala yung kuya nun. May dalang mahaba, pre. Sigurado tigok tayo pag naabutan tayo nun. Bigla akong tinawag na duwag eh. Hambog masyado. Wala naman palang binatbat. Tara, dito tayo sa eskinita magtago. Yan ang hirap sa'yo, pre. Masyado ka kasing matapang. Patrubod na naman tuloy tayo. Alam mo namang hindi pa pwede sa tatay ko ang duduwag-duwag, di ba? Baka mamaya, gulpin pa ako nun pag nalaman niya nagpatalo ako. Una, ikaw na matapang. Pero ang tanong, saan tayo pupunta ngayon? Sigurado hahantingin tayo ng ginulpi mo. Baka mamaya ipasalvage tayo ng kuya nun. Problema ba yun? Mag-ayos ka ng gamit. Uuwi tayo ng Bicol. Doon muna tayo ulit sa bahay niyo. Langya ka talaga. Ginawa mo ng taguan yung bahay namin sa probinsya. Mumultuin ako ni nanay sa ginagawa mo eh. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Omar. Isa sa matagal ng taga-subaybay ng inyong channel dito sa YouTube. Kahit noong mga panahon na nagtatrabaho pa ako bilang electrician sa bansang Brunei. Matagal na panahon na rin ang nakalipas mula nang mangyari sa amin ang kaibigan kong si Ben ang karanasang ito. May nagawa kaming kalokohan noon. Napatrobol kasi kami sa isang bar at may nagulpi akong kapatid pala ng parak. Kaya kinailangan naming magtago sa probinsya nila sa Bicol. Wala kami kaalam-alam na sa pagpunta pala namin doon ay isang mas matinding kapahamakan pa pala ang naghihintay na maranasan namin. Luma na ang bahay ni na Ben. Medyo bulok at inaanay na yung ibang parte nung dumating kami doon, pero pwede pa rin namang pagtiyagaan. Wala naman kaming balak na magtagal doon. Ang plano kasi namin, doon lang muna kami hanggang sa humupa na ang galit ng mga kaaway namin sa Maynila. Ano pa? Kakarating lang natin, totoo maagad tayo. Sus, di ka pa ba sanay pre? Alam mo namang nyugan niya ang katabi namin eh. Malamang sagana tayo sa tuba. Kahit araw-araw tayong maglasing dito, ayos lang. Pero maalala ko nga pala, ano yung narinig kong usap-usapan ng mga chismosa kanina? Tungkol daw sa aswang? Uso pa pala rito yung mga ganun, no? Yun? Oo. Narinig ko rin yung kanina nung nanghihingi ako ng tuba kay Mang Domeng. Ang usap-usapan,
Marami na naman daw ng mga gumagalang aswang ngayon dito sa amin. Pero hindi raw para kumain lang. Ang chismis, nagpaparami daw sila ng lahi ngayon dahil nauubos na sila. Hindi nga. Seryoso? Hanggang ngayon pala hindi pa rin nawawala mga ganong paniniwala rito. Aba, ewan, mali ba kung totoo yun? Narinig ko rin kasi kanina, meron daw mga natagpo ang putol na parte ng katawan ng tao dun sa may ilog. Diyan lang sa malapit. Ang sabi, biktima raw yun ng aswang. Sus, kung totoo man yung mga aswang na yan, wala pa rin mga binatbat yan. Kaya nga hanggang ngayon, nagtatago pa rin sila. Di ba? Kung ako sa'yo, hindi ako magsasalita ng ganyan tungkol sa mga aswang. Hindi mo alam, baka mamaya, nasa paligid lang pala sila. Ha? Huh? Sa kalagitnaan ng pag-uusap naming yon ni Ben habang nagiinuman sa tapat ng bahay nila, bigla na lang sumingit at nagsalita ang isang lalaking napadaan lang sa likuran ko. May dala itong isang may takip na timba noon at seryoso siyang nakatitig sa aming magkaibigan. Matangkad siya at malaki ang bulto ng kanyang katawan. Wala siyang suot na pangitaas noon, kaya kitang-kita ko rin yung tatlong magkakatabi at pahiwang peklat sa dibdib niya. Namistulang kalmot ng matutulis na kuko. Hindi ko gusto ang tindig niya. Halata kasing may kayabangan. Sino ka naman? Pre, si Dario yan, kapitbahay din namin. Paring Dario, si Omar nga pala. Kaibigan ko, taga Maynila. Masamang tabas ang dilan itong kaibigan mo, Ben. Alam mong hindi dapat pinagtatawanan ng mga aswang. Lalo na't may mga kapitbahay tayong naging biktima ng mga yun noon pa. Anong pinagsasabi mo? Omar, pare, tama na yan. Dati kasi, naging usap-usapan dito na may nakainkwentrong aswang yan si Dario. Nakikita mo yung peklat sa dibdib niya? Aswang daw ang may gawa nun. Madaling mainsulto ang mga aswang. Hindi nila gustong pinagtatawanan sila, lalo na ng mga tao. Mababa ang tingin nila sa tao. Ang turin lang nila sa mga tao, pagkain. Kaya mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Sira pala tuktok mo eh. Bakit naman ako mag-iingat? Eh mga wala naman silang kwenta. Mga bata't buntis lang naman ang kaya nilang tirahin. Kaya nga, sa gabi lang nila kayang lumabas, di ba? Mahilig silang magtago sa dilim, dahil mga duwag sila. Duwag? Mukhang sarili mo yata yung tinutukoy mo eh. Hindi ba't kaya ka nga nandito ay dahil nagtatago kayo sa kalokohang ginawa niyo sa Maynila? Narinig ko kayo nag-uusap kanina tungkol doon. Chismoso ka pala eh! Paring Omar! Pagduwag mo akong tatawagin duwag, dahil hindi ako ganon! Tandaan mo yan! Sinaktan mo ako. Pagbabayaran mo itong ginawa mo sa akin. Paring Omar, tama na yan. Dario, umalis ka na pare. Pasensya ka na ha. Buti na lang, nandun si Ben ang mga sandaling yun. Dahil kung nagkataon, manghihiram na ng mukha sa aso si Dario. Halos hindi na nga siya makagulapay nung tumayo siya at tumakbo palayo sa pwesto namin. Putok ang kilay niya at duguan na rin ang bibig. Nangitim din agad yung ilalim ng mata niya na parehong sinapul din ng kamao ko. Natapon pa nga yung laman ng timbang dala niya. Isda pala ang laman nun. Tilapyang malalaki at bilugan. Kaya lang, sobrang lansa ng amoy. Pero dahil sa galit ko, hindi ko na yun masyadong pinansin pa. Hoy! Ano? Takbo! Sige! Ikaw pala tong duwag eh! Pare, tama na sabi. Nakakaya na.
Pinagtitinginan lang tayo ng mga kapitbahay, oh. Tingnan mo, di si Valerie nakatingin na sa'yo. Sinong Valerie? Yung ex mo, pare. Ayun, oh. Huh? Si Valerie ba yan? Bakit ang ganda? Hindi ako makapaniwala nung nakita ko yung dating naging nobya ko sa Bicol. Mga ilang taon na rin ang nakakalipas. Si Valerie, second cousin ni Ben. Hindi kasi siya maganda nung mga panahong kami pa. Marami nga siyang tagyaw at sa mukha noon, tapos ang payat-payat pa niya. Para siyang tingting. Kaya ako nga siya iniwan noon eh. Pero nung nakita ko siya ulit ng araw na yon, nagulat ako. Kasi sobrang ganda na niya. Ang kinis ng balat, ang puti. Ang haba ng buhok. At sobrang sexy. Daway mo pre, baka tumulo. Tarantado. Nagsisisi ka na bang iniwan mo siya nun? Pero sorry ka na lang dahil balita ko, off limits na yung si Valerie. Sabi sa akin ni Mang Doming kanina, ikakasal na raw yan ngayong linggo. Taga-ibang baryo daw yung lalaki. Problema ba yun? E di aagawin ko ulit. Ano? Sira ulo ka talaga pre? Huwag ka na nga magulo. Tara, lapitan natin. Hi, Valerie. Tagal na nating di nakita. Omar? Ikaw nga. Oo, ako nga. Kamusta ka na? Ayos lang naman. Ang laki na lang pinagbago mo. Lalo kaya itong gumaganda. Sus, bolero. Uy, hindi ah. Maganda ka talaga. Saka, balita ko, ikakasal ka na raw ah. Oo. Tama ka. Grabe ka naman, Insan. Ikakasal ka na pala. Hindi mo man lang ako inimbita. Makakatampo ha. Oo nga naman, Valerie. Imbitahan mo naman kami. Minsan na nga lang kami magbakasyon dito eh. Tsaka, bakit parang ang lungkot ng mukha mo? Para namang hindi ka masayang ikakasal na. Siguro, mukhang aswang yung mapapangasawa mo, no? Ano? Teka Valerie, bakit ka naman bigla umiyak dyan? Nagbibiro lang naman ako. Ano nangyayari dito? Tay, kayo po pala. Valerie, anak, bakit ka umiiyak? Wala po, nagkukumustahan lang po kasi kami nitong pinsan kong si Ben. Kakarating lang nila galing Maynila. Matagal po kasi kaming hindi nagkita. Ah, ganun ba? Bigla kaming tinapunan ng tingin ng matandang bigla na lang ding sumulpot sa likuran namin. Medyo napangiwi ako. Hindi ko nagustuhan ang itsura nung matanda. Malaki ang mata niya, malaki rin ang bunganga. Tapos yung balat niya, sobrang itim. Parang sunog na sunog sa araw. Sino naman yan? Ang pangit ha. Yan ang totoong mukhang aswang. Baliw ka talaga, pare. Narinig ka yata. Sama ng tingin sa'yo, oh. Ah, Tay. Ano nga po palang ginagawa niyo rito? Kukulin ko sana kay Dario yung mga tilapyang pinakuha ko sa kanya. Isasabihin na rin kita pa, we. Para makapaghanda ka na sa kasal niyo ng anak ko sa susunod na gabi. Ah, kayo ang magiging bilan ni Valerie? Oo. Oh, ako nga. Ako nga pala si Agustin. Ah, kaya naman pala umiyak si Valerie. Ibig kong sabihin, nako,
Mukhang hindi nyo na ho makukuha yung mga tilapia kay Dario. Medyo nagkainitan ho kasi kami kanina. Tumapon tuloy yung dala niyang timba. Tilapia pa lang naman nun, no? Kaso bilasa. Ben, hindi ba't sabi mo may gagawin pa kayo? Sige na, sa susunod na lang ulit tayo mag-usap. Sandali lang, Valerie. Mga kamag-anak mukha mo sila, hindi ba? Bakit hindi mo sila imbitahin sa kasal niyo ng anak ko? Siguradong magiging mas masaya ang selebrasyon natin kapag marami tayong bisita. Nako, hindi na ho, Tay. Ano ho? May mga kailangan silang gawin eh. Tsaka, hindi ho sila magtatagal dito sa probinsya. Kailangan din ho nilang umuwi agad sa Maynila. Oo nga ho, wag na ho. Baka ho kasi mamaya, may aswang pa dun sa inyo. best wishes na lang sa inyo, Valerie. O Ben, tara na. Umuwi na tayo. Nako, yun lang ba ang kinakatakot nyo? No siya, sige ho. Sasama na kami nitong si Ben. Para naman maprotektahan din namin tong si Valerie. Kung sakaling, alam nyo na, may aswang nga dun. Noon pa man, hindi ko na talaga gusto ang tinatawag akong duwag. Mabilis akong mapikon sa salitang yon dahil naaalala ko kung paano ako gulpihin ng tatay kong sundalo sa tuwing magpapakita ako sa kanya ng takot noong bata pa ako. Pinalaki niya ako sa suntok, sipa, sapak at kung ano-ano pang brutal na paraang alam niya. Sabi niya, yun daw kasi ang magtuturo sa akin kung paano maging matapang. Walang iya ka talaga, pare. Sana hindi ka nalang dun umuo sa biyanan ni Valerie. Nakakatakot pa naman yung itsura ng matandang yun. Malayo-layo pa man din daw dito yung sa kanila. Di pa nga ako nakakarating dun eh. Tsaka, nakakaya kay Valerie. Hindi mo ba napansin parang ayaw niya tayong isama? Yun na nga eh. Kakaibang kilos ni Valerie, pare. Parang may mali. Kaya nga pumayag ako sumama. Sus, ang sabihin mo, napikon ka lang. Dahil tinawag tayong duwag ng matanda. Wala ka naman kailangan patunayan dun, pre. Ah, basta. Bilisan mo nga na mag-impake dyan. Ang dami mong reklamo eh. Saka ano ba yung mga pinagdadala mo? Bakit ang dami mong dalang asin at kalamansi? Tapos meron pang bawang, sibuyas. Dali mo na kaya lahat ng gulay sa kantang bahay kubo, ano? Sira. Kanyan talaga rito, pre. Ugali na rito sa amin na kapag dadayo ka sa ibang lugar, pinagdadala talaga kami ng asin, kalamansi at bawang. Eh, alam mo na, pangontra kasi ito sa mga aswang. Lalo na tong langis na to. Lanang hintura ang tawag dito. Hiningi ko kay Mang Doming, pangontra to sa aswang. Dahil kumukuluto kapag malapit sila sa paligid. Kapag meron ka nito, hindi ka rin nila maaamoy. Aswang, aswang, puro ka na lang aswang eh. Bilisan mo na nga dyan. Sumakay kami noon sa isang lumang owner jeep na dala mismo ni Mang Agustin. Ilang oras din kami noon sa biyahe dahil malayo nga talaga yung kanila. Parang nasa dulo na yata yun ang kawalan. Sa totoo lang, hindi mo nga aakalaing may nakatira pala dun sa lugar na yon. Dahil marami kaming nadaanan noong mga bakanteng lote at masusukal na lugar na parang wala man lang katao-tao. Wala kasi kaming natatanawang mga bahay doon. Hanggang sa may nadaanan na rin kaming dagat na merong mga mangilan-ngilang bangkang nakadisplay sa dalampasigan. Pero nilampasan din namin yon. Idiniretso ni Mang Agustin yung sasakyan papasok sa isang masukal at madilim na gubat. Saan dito yung inyo, Mang Agustin? Para naman nung wala nakatira dito eh. Nasa gitna na ho yata tayo ng gubat. Huwag kayong mag-alala. Nandito na tayo.
Oo nga no. Alain mo yung mga bahay na ako nakikita? Kaming magkakaanak lang ang nakatira dito. Hindi uso rito ang mga dayo. Itay, nandiyan na ho pala kayo. At may makakasama kayong dayo. Ha? Huh? Saan nang galing tong taong to? Bigla na lang sumulpot sa likod namin. Mga kamag-anak daw sila ng mapapangasawa mo. Mga galing Maynila. Ganun ba? Ipakilala mo sila sa akin mamaya, Valerie. Siya nga pala, hindi mo kasama si nanay. Huwag mo na silang hanapin. Umalis na sila, Romel. Hindi rin magtatagal dito si Ben. Ihinatid lang nila ako dito sa inyo. Ako nga pala si Omar, pare. Ikaw yung mapapangasawa ni Valerie? Oo, ako nga. Maganda nga pa sa'yo, Omar. Paano-ano ka nga ulit ng mapapangasawa ko? Ah, boyfriend niya ako dati. Pero huwag kang maglala, pare. Matagal naman na kaming hiwalay. Hindi ko naman na siguro maaagaw sa'yo si Valerie. Bigla na lang akong siniko ni Ben noon dahil sa sinabi ko. Pero itong si Romel, parang hindi naman nagulat. Tinunguan niya lang ako noon, tapos nagsimula na silang maglakad papasok dun sa malaking loobang yon sa dulo ng gubat. Pero ramdam ko noon na medyo inis na siya sa akin agad. Dahil ilang beses ko siyang nahuling tinatapunan ako ng masasamang titig. Inaasar ko lang naman siya kaya ako sinabi yon, pero parang sineryoso niya yata. Kaya nga natatawa pa ako nung una. Parang ang tahimik naman dito, pre. Kasalan ba talaga yung pupuntahan natin dito? Parang lamay. Oo nga eh. Kahit si Valerie parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Wala rin siyang ni isang kamag-anak dito bukod sa'yo. Puro partido lang nung lalaki nandito. Eh baka ayaw nila kay Romel. Alam mo naman yung Chamarina. Ayaw nun sa lahat ng nagiging boyfriend ng anak niya. Kahit nga sa'yo ayaw nun, di ba? Sabagay. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nung dinala kami ni Mang Agustin sa isang kubo na pansamantalang tutuluyan daw namin ni Ben. Maliit lang yon at gawa sa kawayan. Pero kompleto naman lahat. May pinto, may maliit na bintana, may silya at papag. Kasyang-kasya lang kaming dalawa. Kaya lang, wala yung sariling banyo sa loob. Kailangan pa naming lumabas kung gagamit kami ng kubeta. Oh, Mang Agustin, kayo pala. Dinalan ko kayo ng hapunan. Iniyaw na tilapia. Kainin nyo. Masarap yan. Wow, tawang-tawa, medyo kumakalam na po yung sikmura ako eh. Salamat ang mga Agustin ha. Hanip talaga mga tilapia dito, ang lalaki ah. Bilugan, mukhang malaman pa. San kaya nila kinukuha yung mga yan? Ewan, baka dun sa mga nadaanan natin dagat alat. Masarap naman itong tilapia nila, Cash. Parang... Ganito ba? Tingin mo, pre. Oo nga. Wala rin kasahog-sahog sa loob. Basta na lang iniyaw eh. Ni hindi yata nila ito inasinan. Sakto. Naalala ko nga pala. May dala akong asin at kalamansi, di ba? Teka, uunin ko. Nasaan na ba yung bag ko, pre? Nako! Naiwan pala natin dun sa owner jeep ni Mang Agustin, pre. Bakit kaya yung akin lang ang bilit-bit nila dito sa kubo? Oh, ano kaya ngayon? Oo nga no. Parang may nagpa-party sa labas.
Hanip pa. Kung kailan gabi saka sila nag-iingay. Teka nga, sisilipin ko. Pagsilip ko sa labas, hindi ko naiwasang biglang magulat. Wala kasi akong nakitang tao doon. Pero napakaraming mga aso't pusang nakapalibot noon sa kubo namin. Karamihan sa mga yon, kulay itim. Mga nanlilisik pa ang mata. Inaangilan ako. Parang gusto kong lapain. Bakit ang daming aso't pusa rito? Abat ang tapang pa nitong isang to ah. Teka nga, gusto mo yatang mabato eh. O ito dapat sa'yo. Pare, wala namang mga tao sa labas eh. Puro aso't pusa lang yung may ingay. Anong ginagawa mo't nakatitig ka dyan sa bubong? Pare, para kasing pinakita akong matang nakasilip dyan sa may butas. Ang lalaki ng mga mata, namumula pa. Ha? Wala naman ah. Bigla rin nawala eh. Baka naman pusa lang yun. Huh? Ano yun? Sus, wala yun. Tara na nga, kumain na lang tayo. Magtiisin na lang natin tong matabang na inihaw kaysa magtiis tayo ng gutom. Sa unang gabi pa lang namin sa lugar na yon, kakaiba na agad ang mga naranasan namin ni Ben. Pero mas minabuti naming hindi yon pansinin. Hindi namin gustong takutin ang mga sarili namin, lalo na ako. Wala sa bokabularyo ko ang salitang yon, kaya itinulog ko na lang ang kung anumang nararamdaman kong pagkabalisa. Umaga na pala. O pare, galing ka ba sa labas? Oh, gising ka na rin pala pare. Maaga pa. Galing ako kumbeta, jumibs lang ako. Para kasing nasira yung tiyango dun sa kinain nating tilapia kagabi. Ang dami mo kasing kinain eh. Kunwari ka pang natatabangan. Kung may sausawan yun, baka mas marami pa kinain mo. Sakto, naalala ko nga pala. Tara, kunin natin yung bag ko. Nandun yung asin at kalamansi. Pamamaya, matabang na naman yung pakain sa atin eh. Oo siya, tara. Maaga pa, pero lumabas na kami ng kubo ni Ben. Bago pa lang sigurong lumiliwanag nun sa labas, kaya akala namin wala pang ibang gising na taga doon. Mabilis naman naming natunton yung owner jeep ni Mang Agustin at nakuha nga namin doon yung bag ni Ben, kung saan nakalagay yung asin, kalamansi at langis na kung tawagin daw ay lana. Pangontra sa mga aswang, gaya nga ng sabi ni Ben. Pabalik na kami nung may napansin kaming mga taong nagkukumpulan sa isang sulok ng looban na natatakpan ng maraming naglalakihang puno. Uy pre, tingnan mo. Pala nila kinukuha yung malalaking tilapia. Meron pala silang sariling fish pond, yung mga taga dito sa looban. Oo nga, no? Tara, lapitan natin. Magandang umaga ho, Mang Agustin. Kayo? Paano kayo nakalapit?
Hindi namin sila naamoy. Mukhang may dalang pangontra ang dalawang yan. Oo, may pangontra, may pangontra. Bakit parang gulat na gulat naman ho kayo, mga Agustin? Wala. Nawala lang sa isip ko na may mga bisita nga pala kami. Ah, dito nyo pala kinukuha yung malalaking tilapia ang pinapakain nyo sa amin? Oo, dito nga. Dito namin sila inaalagaan para patabayin at palakihin bago namin sila kainin. Napatangu-tangu kami ni Ben habang tinitingnan namin yung napakalalaking tilapiyang hinahango nila galing dun sa fish pond na yon. Manghang-mangha pa man din kaming magkaibigan nang maya-maya, bigla na lang kaming may napansing kakaiba dun sa mga isda. Pare, tingnan mo yung isang tilapia doon sa timba. Ako lang ba o parang mabalahibo yata yung isang yun? Oo nga. Parang mabuhok, pare. Parang buhok ng tao. Nakakadiri. Mabalahibong tilapia. Anong pinagbubulungan yung dalawa? Mga Agustin, yung tilapia nyo ho kasi parang... Parang ano? Ha? Huh? Bakit biglang nawala yung mga balahibo? Anong balahibo? Yung tilapia? Mabalahibo? Nagpapatawa yata kayo. Saan naman kayo nakakita ng tilapia mabalahibo? Namamalikmata yata kayong dalawa. Hindi pa siguro kayo nag-aalmasal, ano? Hindi pa nga ho. Gutom lang yan. Halina't bumalik na kayo sa kubo nyo. Magpapahanda ako ng almasal at ipapadala ko doon. Sasamahan ko pa ng mainit na kape. Sumunod kami ni Ben sa sinabi ni Mang Agustin. Bumalik kami noon sa kubo namin, pero pareho kaming hindi mapakali dahil sa nakita namin. Imposibleng namamalikmata lang kami noon, lalo na't pareho nga kaming nakita yung itsura ng tilapia kanina na puno ng balahibo, nakamukha ng buhok ng tao. Hindi kami nag-usap ni Ben noon dahil sa takot na baka may makarinig sa amin. Nagtitigan lang kaming magkaibigan hanggang sa... Valerie, ikaw pala. Dinalan ko kayo ng almusal. Naku, maraming salamat. Umalis na kayo rito. Hindi kayo ligtas ditong dalawa. Mapapahamak lang kayo. Umuwi na kayo ng Maynila. Anong ibig mong sabihin, Valerie? Bakit kami mapapahamak? Anong ibig mong sabihin? Nakikiusap ako sa inyo, Omar. Umalis na kayo ni Ben. Tumakas na kayo hanggat maaga pa. Hindi ligtas ang lugar na to para sa inyo. Hindi na dapat kayo sumama rito. Valerie, anong sinasabi mo? Bakit pang sasalita ng ganyan? Basta't makinig na lang kayo sa akin. Sige na, umalis na kayo. Hanggat may araw pa. Valerie, mahal. Nadala mo na ba ng almusal ang mga bisita natin? Dapat hindi sila ginugutom. Busugin mo sila para handa sila sa magiging kasal natin sa susunod na araw. Oo, Romel. Pabalik na rin ako sa atin. Halika na. Iwan na natin sila't nang makapag-almusal na sila ng mabuti. Buong araw kaming litong-lito ni Ben. Wala kaming ideya kung ano talagang nangyayari at kung anong sinasabi ni Valerie. Pero masama na ang kutob ko ng mga oras na yon. Mga bandang alas 7 na siguro yon ng gabi nang may kumatok ulit sa kubo namin. Si Romel.
Siya na ang nagdala sa amin ng hapunan ni Ben at hindi si Valerie. Iba na talaga ang nararamdaman ko noon. Sa paraan pa lang ng pagtitig sa akin ni Romel, para na niya akong hinahamon. Para bang gusto niya akong patayin. Tilapia na naman, pre. Parang ayaw ko ng kainin yan eh. Ako rin. Hindi mo ba napapansin? Mas mabango yan kumpara dun sa mga unang inihain nila sa atin. Mas nakakatakam. Parang may kakaiba. Sabi ng nanay ko nung araw, para daw malaman mo kung totoong isda ba yung pinapakain sa'yo kapag dumadayo ka ng handaan, kailangan mo raw yung pigaan ng kalamansi. Subukan natin. Anong pinagsasabi mo? Basta, gawin na lang natin. Ito, kunin mo yung isang kalamansi. Diyos ko po. Paring Omar, naging ulo ng tao! Halos hindi kami makapaniwala ni Ben sa nakita namin. Yung kaninang bilugan at malamang tilapia na parang ang sarap-sarap kainin. Biglang nagsimulang tubuan ng makapal na balahibo nung pisaan ito ni Ben ng kalamansi. Hanggang sa unti-unti, lumabas na rin ang totoong itsura nito. Unang lumabas ang tainga. Sunod, lumitaw na rin yung nakadilat pa nitong mga mata. Luminaw na rin ang itsura ng mga buhok nito na akala namin nung una ay balahibo. Tapos, tuluyan na siyang naging pugot na ulo ng tao. Pucha pre, hindi ko na kaya. Ayoko na dito pre, umuwi na tayo. Mga aswang sila. Mga aswang nga yung pamilya na mapapangasaw ni Valerie. Pare, oo na pre, duwag na ako kung duwag. Mas gugustuhin ko nang mabansagan ng ganon kaysa magpalapa sa mga limaw na yan. Pare, sa susunod, tayong ilalagay nila sa fish pad na yun. Sa susunod, ulo na natin yung gagawin nilang tilapia. Pare, paring Ben, natatakot ako. Umalis na tayo rito. Oo pre, tara na, magpaalam na tayo. Sandali! Hindi natin pwedeng ipahalat ang alam na natin ng sikreto nila, pare. Umakto ka na lang ng normal para makalabas tayo ng buhay sa lugar na to. Sobrang hirap sa aking aminin. Pero nang mga sandaling yon, alam kong nakaramdam ako ng matinding takot. Bigla akong naduwag habang iniisip ko kung anong pwedeng mangyari sa amin ni Ben sa kamay ng mga aswang na yon. Pero nagawa naming itago ang nararamdaman naming takot nung humarap na kami kina Mang Agustin at nagpaalam kaming uuwi na bukas din ang umaga dahil kailangan na naming bumalik ng Maynila. Himalang pumayag naman sila kaagad at sinabing kung ganoon ay magpahinga na rin daw kami ng maaga. Malayo-layo pa raw ang magiging biyahe namin kinabukasan. Pilit naming hindi matulog buong magdamag, pero hindi na rin namin kinaya ang antok. Pasalamat na lang kami at nagising pa kami nung bandang madaling araw na buong-buo pa kaming dalawa ni Ben. Ben! Ben, gising! Madaling araw na, pare! Nakatulog tayo! Pucha! Buti hindi tayo kinain ng mga aswang! Umalis na tayo rito! Tahimik pa sa labas! Sa tingin ko, mga tulog pa sila! Malapit na rin namang magliwanag! Narinig ko kaninang pagising ko yung pagaspas ng mga pakpak nila na parang kauwi lang nila! Sige, halika na! Nalintik ka na. Bakit? Anong ibig mo sabihin?
Nakakadena sa labas yung pintuan, pare. Kinulong tayo ng mga aswang dito sa kubo. Buisit! Nakasarado rin mga bintana, pare. Wala na. Wala na tayong kawala, pare. Dito na tayo mamamatay. Huwag mo sabihin yan, pare. Hindi pwede yun. Ayoko. Ayoko pa mamatay. May naririnig akong ingay sa labas, pare. Parang may nag-uusap. Teka, sisilipin ko. Diyos ko po. Diyos ko po. Pare, katapusan na nga natin. Ano nangyayari? Tabi nga dyan. Ako sisilip. Sumilip ako sa siwang ng bintana kung saan sumilip si Ben kanina. At halos mahigop ko ang hininga ko nang ang unang bumungad sa akin ay ang pamilyar na figura ng isang lalaking may peklat sa kanyang dibdib. Si Dario, yung kapitbahay ni Ben na nakaaway ko noong isang araw. Nakatingin siya sa kubo kung saan kami nakakulong noon. Nakangisi siya nang nakakainsulto na para bang alam niyang sinisilip ko siya ng mga sandaling yun. Aswang din siya! Aswang din si Dario, pare! Ang sabi ni nanay sa akin noon, kapag daw may nakaaway kang aswang, mas maigi pang patayin mo na siya ng tuluyan, pare. Dahil kung sinaktan mo siya at nabuhay pa siya, siguradong babalikan ka niya ulit. Siguradong papatayin tayo ni Dario, pare. Siguradong papatayin tayo ng buong pamilya nila. Pare, kasalanan mo to eh. Kung nakinig ka lang sana sa akin at hindi mo pinairal yung kayabangan mo, hindi sana tayo mapapahamak. Pare, anong sinasabi mo? Ikaw, pre, may kasalanan ito. Ikaw, hamak ka eh. Dahil dyan sa maling interpretasyon mo ng katapangan, lalapain tayo ng mga aswang. Yon ang unang beses na nakita kong magalit si Ben. Hindi ko akalaing kaya niyang magalit sa akin pero hindi ko siya masisi ng mga sandaling yon. Tama siya. Ako ang may kasalanan kung bakit kami mapapahamak. Kung hindi ko ginawa lahat ng ginawa ko noon, hindi kami mapupunta sa ganong sitwasyon. Hindi kami pinuntahan ng kahit na sino sa pamilya ni Mang Agustin buong maghapon ng araw na yon. Hanggang sa mga bandang hating gabi, nagulat na lang kami nung biglang kumalansing yung kadenang nakatali sa labas ng pintuan ng kubo. Valerie? Omar, Ben, halina kayo, bilis. Tumakas na kayo. Wala ang mga aswang ngayon. Sabay-sabay silang nagpunta sa iba't ibang baryo para maghanap pa ng bibiktimahin. Humahanap sila ng mga ihahanda nila para sa kasal namin bukas ni Romel. Sumama ka na sa amin, Valerie. Tumakas na tayo. Iwanan mo na yung nobyo mong aswang. Hindi ko pwedeng gawin yun. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi? Bakit ka ba magpapakasal sa aswang? Hindi ko alam na aswang si Romel noon, Omar. Kailan ko lang din nalaman. Kaya nga, sinubukan akong itakas ng pamilya ko. Pero huli na ang lahat. Hindi na ako pwedeng umatras sa kasal namin dahil alam ko na ngayon lahat ng sekreto nila. Papatayin nila ang buong pamilya namin kung aatras pa ako. Isa pa. Isa pang ano? Muntis na ako nang malaman kung pagkatao ni Romel, Omar. Ginawa niya akong punaan para dumami ang lahi nila. Dahil ang mga babae sa lahi nila rito, mga sinumpang maging baog. Kaya kahit na anong gawin ko, hinding-hindi na ako makakawala sa kanila. Kapag tumakas ako ngayon at sumama sa'yo, hinding-hindi nila tayo titigilan habang buhay. Hanggang sa mga kaapu-apuhan mo, Omar, papatayin nila. Diyos ko po, Valerie.
Kaya bilisan niyo na. Tumakas na kayo bago pa sila bumalik. Galit na galit sila sa inyo. Mula sa ginawa mong pang-iinsulto sa lahi ng mga aswang, sa pananakit mo kay Dario, hanggang sa pakikipagkaribal mo kay Romel. Gustong gusto ka nilang patayin, Omar. Damay lang talaga dito si Ben dahil saksi siya sa lahat. Valerie, anong ginagawa mo? Diyos ko po, nandiyan na demonyo. Bilisan niyong dalawa. Takbo! Takbo! Omar, takbo muna tayo. Papalik na lang ang si Romel. Ang laki na ng pakpak niyan. Mukhang pakpak ng panigi. Takbo na, Omar! Hindi kayo makakatakas sa amin. Bigla na lang lumipad si Romel noon sa ibabaw namin, Miss Anne. Dinagit niya si Ben. Kitang-kita ko kung paano biglang bumaon yung mahahaba at matutulis niyang kuko sa balikat nito at kung papaanong sumirit mula doon ang mapulang dugo ng kaibigan ko. Pagkakataon ko na sana yung tumakbo. Magagawa kong iligtas ang sarili ko pero hindi ko kaya. Mabuti na lang nakaisip ng paraan si Ben. Naalala niya may asin siya sa bulsa. Dinukot niya yon kahit na alam kong tiis na tiis siya sa sakit na nararamdaman niya sa balikat. Pagkatapos, bigla niyang isinaboy yon sa mukha ng aswang na dumadagit sa kanya. Ben! Pare, bilis na magmuna tayo habang bilangas pa ako! Napadaan kami noon sa may fish pond kung saan namin nakitang hinahango ni Namang Agustin yung mabalahibong tilapia. Lalo kami natakot ni Ben nung nakita naming may lumulutang doon na pugot na katawan ng tao na parang naaagnas na. Halos sumasama na kasi sa tubig yung ibang parte ng balat nito. Humihiwalay na yung laman. Mabaho na rin yung amoy na nanggagaling doon at sobrang bumabaliktad ang sikmura ko kapag naaalala kong kumain kami ng tilapia galing sa palaisdaang yon. Sigurado ako, hindi totoong isda ang kinain namin ni Ben nung araw na yon. Tao yon. Pare, ang dami nung tumutulong dugo galing sa balikat mo. Kaya mo pa ba? Oo, kaya ko to, pre. Ayoko makain ng aswang. Ayoko matulad doon sa pangkay na lumulutang kanina sa lawa. Bilisan mo ng tungang mo dyan. Pasensya ka na, pare. Kasalanan ko to. Patawarin mo sana ako. Pucha naman, pare. Ngayon ka parang drama. Lalong hindi kita patatawarin kapag hindi tayo nakatakas dito. Bilisan mo na tumang mo dahil labutan na nila tayo. Ang dami nila, oh. Ang palit niya tayo mga aswang. Pare, dagat na to. Wala na tayo mapupuntahan. Hindi, pare. Tignan mo yung mga aswang. Hindi nila tayo nasundan. Huh? Nakita namin yung grupo ni na Romel at Mang Agustin. Lahat sila nakahilera na dun sa may bukana ng gubat. Ni hindi sila makatapak o makalipad man lang sa ibabaw ng buhangin sa dalampasigan. Tubiganat, tama. Takot sila sa tubiganat, pare. Hindi nila kayang tumawid sa dagat alat dahil masusunog sila dyan. Totoo nga bang sinasabi sa akin ni nanay. Diyos ko po! Salamat po, Diyos ko po! Halika na, Ben! Bilisan mo! Sumukay na tayo ng bangka! Teka, pare, yung mga aswang, lumilipad pabalik. Doon sila dadasa, dinaanan na at papunta dito. Hindi sila tatawid dito sa dagat. Ayos lang yan. Hindi na nila tayo mahahabol. Dahil magpapaumaga tayo sa ibabaw ng tubig. Tapos, habang may sikat pa ng araw bukas ng umaga, uuwi na tayo ng Maynila. Salamat na lang ako, gumana ang plano ko. Hindi kami nasundan ng mga aswang na yon
dahil doon kami dumaan ni Ben sa dagat. Wala kaming inaksayang pagkakataon. Dumaan kami noon sa mga lugar na alam naming maraming tao at hindi basta-basta malalapitan ng aswang. Hindi rin kami nagpagabi sa daan, ni hindi na namin ipinagamot ni Ben yung sugat niya sa balikat. Nagpalit na lang siya ng damit noon. Buti na lang nadala namin yung isang bag. Tiniis niya yung sakit hanggang sa wakas, nakauwi na kami ng ligtas sa Maynila. Diyos ko po, salamat at nakauwi tayo. Pero hindi natin nailigtas si Valerie, pare. Nakakaawa naman siya. Alam mo ba kung saan nagpunta ang mga kamag-anak nyo? Sina Tia Marina? Hindi. Matagal ko na rin silang hindi nakakausap, pare. Wala akong ideya kung saan sila pwede magsuot. Hindi ko rin alam kung bakit nila pinabayaan si Valerie. Malamang dahil sa takot. Mga duwag! Iniwan nila si Valerie para iligtas yung sarili nila. Mga wala silang kwenta, pare! Hindi. Sa tingin ko, hindi yun ganun, pare. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi sa atin ni Valerie? Ayaw niyang sumama sa atin. Dahil kapag tumakas siya sa kamay ng mga aswang, hindi rin nila siya titigilan habang buhay. Pati ang buo niyang pamilya. Sa tingin ko, pare, yun ang tunay na tapang. Sa totoo lang, ngayon ko lang napagtanto to, pare. Kumpara kay Valerie, saksakan pala ako ng duwag. Wala na yun. Kalimutan na natin yun, pre. Kalimutan na natin lahat ng nangyari sa Bicol. Kalimutan na natin lahat, pati ang mga aswang na yun. Simula nang mangyari sa amin ni Ben ang karanasang yun, hindi na ulit kami bumalik pa ng Bicol kahit kailan. Hindi ko kasi kaya. Aaminin ko na hanggang ngayon, sobrang natatakot pa rin akong isipin na baka nandun pa rin yung mga aswang na muntik nang pumatay sa amin noon. Kaya hindi na rin kami nagkaroon pa ng kahit na anong balita ni Ben tungkol kay Valerie. Sa totoo nga lang, iniwasan naming makibalita tungkol sa kanya para lang maputol na ang kung anong tromang inabot namin dahil sa karanasang yon. Pero kung minsan, hindi ko pa rin maiwasang isipin kung kumusta na nga ba siya? Ano na kaya ang lagay niya? Buhay pa kaya si Valerie? Nakaligtas kaya siya sa kamay ng mga aswang? Napakaraming tanong na tumatakbo sa isip ko. Mga tanong na alam kong hindi naman na mabibigyan pa ng sagot kahit kailan. Kaya sa inyo ko na lang ito sinasabi. Lalo na ngayon na wala na ang kaibigan kong si Ben. Pagkalipas ng ilang dekada, sa kamatayan din pala ang bagsak niya. Sa katunayan nga, isinusulat ko to habang nandito ako sa lamay niya. Namatay siya nung nakaraang araw dahil sa komplikasyon sa sakit niya sa baga. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin ako makapaniwala na patay na ang kaibigan ko. At natatakot na rin ako ngayon para sa buhay ko. Ang kwento kasi sa akin ng mga anak ni Ben, bago raw namatay yung tatay nila, ilang gabi nilang nararamdaman para daw itong inaaswang. Ilang gabi raw kasing panayang kalabog ng bubong nila. Tapos kasunod noon, dadaing na si Ben na sumasakit daw ang likuran niya. Para daw yung kinakayod. Pati raw yung dalawang peklat niya sa balikat, sumasakit din. Wala silang alam tungkol sa naging karanasan namin ng tatay nila noong kabataan namin. Wala kaming ibang pinagkwentuhan ito.
kahit ang sari-sarili naming pamilya. Ngayon ko lang ito ibinahagi sa iba. Sa inyo lang kwentong takip silim. Gusto ko kasing magtanong sa inyo. Sa tingin niyo ba, yung mga umaswang kay Ben bago siya namatay ay isa rin dun sa mga aswang na nakainkwentro namin noon sa Bicol? Kung oo, paano ko kaya sila itataboy? Sana'y matulungan ninyo ako. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Kaawaan tayong lahat ng Panginoon. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Good evening, Miss Anne. Isa pong malaking karangalan sa akin ang ma-feature ang aking kakaibang karanasan dito sa YouTube channel ninyong Kwentong Takip Silim. Itago nyo na lang ako sa pangalang Nixon. Ang kwentong isa-share ko sa inyo ay hango sa tunay na pangyayari. Sa probinsya ako pinanganak at nagkaisip. Bata pa lang ako ay may nararamdaman na akong kakaiba sa sarili ko. Parati akong laman ng clinic noong elementary ako. Madalas po kasi akong manghina, mahilo at magsuka sa hindi malamang dahilan ng school nurse namin. Nixon, kumusta ang pakiramdam mo? Nangihina pa rin ako, nurse. Sabi ng classmate mo na himatay ka raw kaya kanila tinakbo rito sa school clinic. Opo, nurse. Gusto mo ba ipatawag ko ng parents mo para masundo ka nila dito at makapagpa-check up ka sa ospital? Wag na po, ayoko po. Monthly ka na lang nandito sa clinic. Nag-aalala na ako sa health mo, Nixon. Kailangan malaman na ng magulang mo ang kalagayan mo para mapacheck up ka na nila sa doktor. Doktor po ang daddy ko. Oh, yun pala. Kailangan matignan ka ng daddy mo para maagapan ng anumang sakit na meron ka. Wala po akong sakit. Ganito lang po talaga ako kapag... pag nakakita ako ng... Nang ano? Nang puting kalapate. Puting kalapate? Saan mo naman nakikita yung puting kalapate na yan? Kahit saan po, nurse. Minsan sa simbahan, kapag nagsisimba kami ng parents ko. Madalas sa bahay. Nasa bintana ako. Dito sa school... Ano namang kinalaman ng puting kalapati sa health mo? Hindi ko po alam, nurse. Basta ang alam ko, sa tuwing lalapitan ako ng kalapati, bigla itong nag-iiba ng anyo. Ano? Kanina, nakita kong kalapati sa loob ng CR. Umasok sa cubicle. Nang sundan ko ang kalapati, napasigaw ako ng mag-iba ang anyo niya. Naging... batang babae ang kalapate. Kulay puti ang buong mukha niya. Mahaba ang buhok at nakalutang siya sa sahig. Diyos ko! Doon na ako nagsimulang manghina. Nahilo ako at umikot ang paningin ko hanggang sa nagsuka ako.
Bumagsak ako sa sahig. Gumapang ako papalabas, papunta sa koridor. Doon ako nakita ng classmates ko na walang malay tao. Oh no, Nixon. I think we need to address this issue to your parents right away. Dose anyos pa lang ako, Miss Anne. Nakakakita na ako ng mga multo. Iba't ibang uri ng multo. Na-figure out ko ito mag-isa by simply reading books and research on paranormal entities. Nag-start ang lahat sa simpleng pagpapakita sa akin ng isang kalapating puti na eventually nag-transform into cloud-like creatures. Mga entity na itsurang usok pero mukhang tao. Ikinuwento ko ito sa mga parents ko pero hindi sila naniniwala sa akin. Hindi sila naniniwala na ang dahilan ng pagiging sakitin ko nung bata ako ay dahil sa mga multo na nagpapakita sa akin. Palagi akong pinapagalitan ng mommy at daddy ko. Masyado raw kasi akong babad sa panonood ng TV. Kung ano-ano raw ang pumapasok sa imagination ko kaya nakakakita ako ng mga bagay na hindi raw totoo. Mahirap kausap ang parents ko, Miss Anne. Naging malungkot tuloy ang kabataan ko. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw ng graduation ko sa elementary dahil... Nixon, bumangon ka na! Bakit ka ba nakatalokbong dyan? Graduation mo ngayon, anak! 10 a.m. na, oh! 2 p.m. ang graduation mo. Mami, hindi ko yata kaya pumunta sa graduation ko. Ano? Eh bakit? Ano na namang arte yan, Nixon? Mami, hinungi na talaga ang katawan ko. Nahihilo ako. Pinatingnan ka na ng daddy mo sa ospital. Wala ka namang sakit, sabi ng iba pang mga doktor doon. Ano yung inaate mo ngayon? Bumangon ka na. Hindi ako makakabangon hanggat nandiyan siya. Bakit ba takot na takot ka, ha? Sino siya? Yung pare. Pare? Nasaan ang pare? Ayan o, nasa likod mo. Walang ulo. Ah! Hindi ako naka-attend ng graduation ko nung elementary dahil sa pagpapakita sa akin ng isang matandang pare na walang ulo. Hindi na ako tinantana ng mga multo magmula pa noon, Miss Anne. Kinimkim ko na lang ang kakaibang nararamdaman ko noon sa tuwing may magpapakita sa akin na multo. Hanggang sa medyo nakasanayan ko na. Malungkot lang isipin na wala akong mapagkwentuhan ng pinagdaraanan ko noong bata ako. Dahil numero unong hindi naniniwala sa akin ang mommy at daddy ko. Lumaki tuloy akong malayo at mailap sa kanila. Congratulations, Nixon. Graduate ka na ng high school. Thanks, Dad. So, handa ka na ba mag-aral ng medicine? Mamili ka ng magandang pre-med course. BS Biology o kaya BS Biochemistry. Pag-aaralin kita sa UST sa Maynila. Mahusay magturo sa kursong medisina ang UST. Sa tingin ko doon ka mag-aral. Medicine, Dad? Oo. Katulad ko, magiging doktor ka din. Pero gusto ko sana magtrabaho sa TV networks.
pagka-graduate ko. Mascom sana ang kukunin kong course, Dad. Hindi ka yayaman sa Mascom. Isipin mo ang kinabukasan mo. Magiging doktor ka. Medicine ang kukunin mong kurso sa UST. Pero Dad, ayoko maging doktor. Hindi para sa akin ang kursong medicine. Takot ako sa dugo. Oh, anong dapat mong katakutan sa dugo? Ayoko makakita ng mga dugo ang katawan. Mga bangkay ng tao. Ng dugo. Ayoko na. Lalo lang ako mapapalapit sa paranormal kapag nagdoktor ako, Dad. Paranormal? Anong kagaguhan na naman yung pinagsasasabi mo, Nixon? Gago na akong gago pero hindi ko kayang maging doktor tulad ninyo. Ako ang ama mo. Anak lang kita. Ako ang masusunod. Bukas na bukas, luluwas ka sa Maynila. Mag-e-entrance exam ka na. Ipinakuha na kita sa mami mo ng maayos na boarding house sa Espanya. Ako ang bahala sa gastusin. Basta mag-aaral ka na lang. Pero Dad... Wala na akong nagawa kundi ang sundin ang utos ng daddy ko, Miss Anne. Pinilit kong makapasa sa entrance exam ng BS Biology sa UST para sa ikasisiya ng daddy ko. Pero unang semester ko pa lang sa BS Biology ay hindi na ako masaya. Napansin ng roommate ko sa boarding house ang pagiging tamad ko sa pag-aaral. Nixon, ang haba ng tulog mo. Ngayon ka lang nagising? Wala ka bang klase kanina? Meron. Oh, bakit hindi ka pumasok? Masama ba yung pakiramdam mo? May sakit ka ba? Wala, Charles. Okay ako. Wala lang akong ganang pumasok. Baka bumagsak ka sa klase mo due to absences. Nixon, what's wrong? Charles, alam mo yung feeling na kakainin mo na lang ang kahit anong pagkain basta huwag ka lang magutom? Kahit hindi mo gusto yung lasa ng pagkain, kahit na hindi mo malunok dahil ayaw tanggapin ng bibig mo yung lasa? Oo, parang talong. Hindi ako makain ng talong dati pero ngayon nagtitipid ako para makapagtapos ng college. Kinakain ko na siya. Kahit na makati siya sa dila ko. Ganon. Ganon, Charles, yung nangyayari sa akin ngayon. Hindi ko gusto yung course ko. Hindi ako masaya sa BS Biology. Isang talong para sa akin ang BS Bio. Gusto ko talaga maging mass communication student. Eh, bakit hindi ka mag-shift next sem? Yun na nga ang iniisip ko eh. Kaso baka magalit ang daddy ko. Bakit? Daddy mo ba yung pumapasok sa school araw-araw? Siya siguro yung nagpapaaral sa'yo. Pero katawan at utak mo pa rin yung pumapasok sa school. Eh, hindi naman siguro masamang pag-aralan mo yung course na talagang mahal mo, hindi ba? Anong gagawin ko, Charles? Sige na, mag-shift ka na sa AB Communication Arts. AB Communication Arts? Oo. Oh, yun ang tawag sa Mascom sa UST. May mga kaibigan ako nag-aaral sa AB Building. Papatulong tayo kung paano mag-enroll sa kanila. Salamat, Charles. Mabuti na lang at naging roommate ko sa boarding house si Charles, Miss Anne. Malaking factor talaga siya kung bakit nagawa kong mag-shift ng course without telling my parents. Si Charles ang nagpatibay ng dibdib ko. Nang dahil kay Charles, natutunan kong magsinungaling sa parents ko para lang sundin ang sinasabi ng puso ko. Lumipas ang halos 3 taon sa kolehiyo na nagpapanggap ako bilang BS Biology student sa daddy at mommy ko. Nasa huling semester na ako noon, bago mag 4th year sa AB Communication Arts, nang magkasakit ng malubha ang daddy ko, Ms. Anne.
Hello? Nixon? Anak? Ma'am, 1 a.m. na, napatawag ka. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko, anak. Ma'am, what's wrong? Ayaw ng daddy mo na sabihin ko sa'yo, pero hindi ko kayang ilihim sa'yo ang lahat. Anong nangyari kay dad, ma'am? Ano? Your dad is dying. May cancer siya. Prostate cancer. What? Pwede bang umuwi ka muna dito sa atin ngayong bakasyon mo? Uuwi ako, ma'am. Uuwi ako. Bukas na bukas luluwas ako dyan sa probinsya. Salamat, anak. Hihintayin ka namin dito. Hindi na ako nakatulog pa nung gabing yon, Miss Anne. Madaling araw pa lang ay lumuwas na ako pauwi sa amin sa probinsya. Mahigit 6 oras ang biyahe ko. At sa loob ng 6 oras na yon, ay hindi ako pinatahimik ng pag-aalala at pangamba. Natakot ako sa magiging reaksyon ng daddy ko kapag nalaman niyang nagpalit ako ng kurso. Dapat pa nga bang malaman ng daddy ko ang totoo ngayong malubha na ang kondisyon niya? Marami akong tanong sa utak ko. Lumuwas akong lutang sa kakaisip, Miss Anne. Nagising na lang ako sa katotohanan nang makarating na ako sa gate ng bahay namin. Nahintakutan akong pumasok. Nakita ko na naman ang puting kalapate na madalas kong makita noong kabataan ko. Nakadapo ito sa isang sanga ng isang puno na nasa loob ng bakuran namin. Nixon! Kanina ka pa ba dyan? Mami. Halika! Pumasok ka na! Kanina ka pa hinihintay ng daddy mo. Ma'am, yung kalapate. Kalapate? Nasaan? Ayan o. Nasa sanga. Ha? O nasa na? Biglang naglaho ang puting kalapati sa paningin ko, Miss Anne. Kinuha ng mami ko ang bagahe ko at niyaya akong pumasok sa loob ng bahay. Dinala niya ako sa veranda kung saan naroon ang kama ng daddy ko. Halos manlumo ako nang makita ko ang itsura ng daddy, Miss Anne. Sobrang humpak ng pisngi niya. Lubog na ang mga malalaking mata. Sobrang payat ng pangangatawan. Hirap na hirap siyang huminga. Pero nakuha pa rin niyang ngumiti sa akin at magsalita. Nixon? Anak? Daddy? Kumusta ka na? Dad? Mabuti si daddy mo. Ito, macho pa rin. Dad, bakit hindi ko alam to? Bakit? Ikaw? Lahat ba sa'yo alam ko? Hindi rin naman, di ba anak? Medyo kinilabutan ako sa sinabing yon ng daddy ko. Pinilit niyang umupo para ipakita na malakas siya pero pinigilan ko siya, Miss Anne. Dad, mahiga na lang kayo. Bakit ba? Gusto kong makita ng mabuti
ang anak kong doktor. Kamusta ka na, Doc Nixon? Ha? Doc Nixon? Oh, bakit hindi ka makapagsalita, Doc? Kumusta ang pag-aaral mo sa UST? Malapit ka na mag-medicine proper. Isang taon na lang, gagraduate ka na ng pre-med. Tama ba ako, Doc? Opo. Tama po kayo, Dad. Isang taon na lang, medicine proper na ako. Good. Dahil naiayos ko na ang lahat ng gastusin mo hanggang sa makatapos ka ng medisina. Kasado na lahat, anak. Pag igiyan mong lagi, ha? Gusto kong maging mas magaling kang doktor kesa sa akin. Wala na akong nagawa kundi ang sakyan ang kaligayahan ng daddy ko, Miss Anne. Pinilit kong ngumiti at ipakita sa daddy ko na okay ako at wala akong problema. Magpahinga ka na, Dad. Huwag kang mag-alala. Isang buwan ako dito. Ako ang mag-aalaga sa'yo habang bakasyon kami sa school. Salamat, anak. Iba talaga kapag may doktor kang anak. Tila may milagrong naganap nung nagstay ako sa probinsya namin ng isang buwan. Naging malakas at malusog ang daddy ko, Miss Anne, dahil sa pag-aalaga ko. Dala siguro ng kakaibang kaligayahan niya na makasama ako araw-araw sa bahay. Natuwa ako noon, pati na rin ang mami ko, sa magandang pagbabago sa health ng daddy ko. Alis na po ako, ma'am. Dad. Ganun ba, anak? Okay, sige. Mag-aaral kang mabuti, Doc, ha? Dadalawin kita sa boarding house mo. Pangako yan, Dad, ha? Dadalawin mo ako. Kaya magpapalakas ka lalo, okay? Okay po, Doc Nixon. Mag-iingat ka, Doc. Pero wala pa akong isang linggo sa boarding house sa Maynila. Nakatanggap na ako ng hindi ko inaasahang balita mula sa mami ko. Nixon, anak. Hello, ma'am. Alas tres na ng madaling araw, ma'am. Bakit ka na pa... Ang daddy mo. Patay na. What? Tulala akong ibinaba ang telepono, Miss Anne. Halos lamunin ako ng langit at lupa sa balita ng mami ko. Alam kong critical na ang kalagayan ng daddy ko at akala ko prepared na ako para sa kamatayan niya, pero nagkamali ako. Mas masakit ang naramdaman ko nang pumanaw siya nang hindi nalalaman ang katotohanan tungkol sa pag-aaral ko. Nilamon ako ng guilt at pangamba. Natakot ako bigla sa ginawa kong panluloko sa mga magulang ko, lalo na nang pumasok sa kwarto si Charles. Gising ka pa? Sayang, gising ka pa pala. Kala ko kasi tulog ka na eh. May pinapabigay sa'yo. Ano yan?
Eh, pinapabigay nung matandang payat. Eh, kamag-anak mo raw siya. Sinong matandang payat? Shit, Nixon, sorry. Lasing na kasi ako eh. Galing akong party. Hindi ko na itanong yung pangalan pero mukhang kamag-anak mo yung matanda eh. Kamukha mo eh. Oh, kunin mo na itong kalapati. Pinabibigay niya sa'yo. Bitiwan mo yan. Ilayo mo sa akin yung kalapati na yan. Mabilis kong tinabig ang hawla ng kalapate at halos magkandara pa akong nagtatakbo papalabas ng kwarto. Nang sumunod na araw, nagpasama ako kay Charles pauwi sa amin sa probinsya. Iyak ako ng iyak nang makita kong pinagbuburulan na ang daddy ko, Miss Anne. Nailibing namin siya nang hindi ko naaamin sa kanya ang katotohanan. Nixon, kailangan ko nang bumalik sa Maynila. Ikaw rin, marami na tayong na-miss na lesson sa class. Isang linggo na tayong absent eh. Namatay si daddy nang hindi nalalaman ng totoo, Charles. Anong gagawin mo? Huwag mo sabihin. Babalik ako sa BS Biology, Charles. Ano? Magsasayang ka lang ng pera at panahon. Charles, pangarap yun ang daddy ko para sa akin. Kailangan kong makatapos ng medicine at maging isang doktor. Yun ba talaga yung gusto mo o yun yung kailangan mong gawin? Magkaiba yung gusto sa kailangan. Inilihim ko pa rin ang ginawa kong panloloko sa mommy ko, Miss Anne. Inalam kong mag-isa ang gusto ko sa kailangan kong gawin. At doon na nagsimula ang depression ko. Doon na ako naturete at nawalan ng direksyon sa buhay. Isang buwan akong hindi nakapasok sa school hanggang sa na-realize ko na lang na nasa boarding house ko na ang mommy ko para kunin ako at dalhin sa probinsya. Walang magagawa ang pagmumukmuk mo sa kwarto mo maghapon, magdamag, Nixon. Alam ko na ang katotohanan. Naiintindihan kita, anak. Pero ang daddy, paano? Namatay siyang umaasang magiging doktor ako katulad niya. Ayokong maging ipokrita sa'yo kung sasabihin kong hindi siya magagalit sa ginawa mo. Pero wala nang daddy mo. Kalimutan mo nang nagawa mo. Mag-shift ka ulit ng course para matahimik ka. Ngayon ko gagawin ang lahat. Ngayong wala na si daddy. Iwanan niyo muna ako, ma'am. Gusto ko mapag-isa. Tumagal pa ang halos isang buwan kong pagkukulong sa kwarto ko, Miss Anne, hanggang sa dumating ang araw na bumago sa buhay ko. Nagising akong may malaking kalapating lumilipad sa itaas ng kisame ng kwarto ko. Paikot-ikot lang ito habang tinititigan ko. Hindi nagtagal, dumapo ito sa paanan ko. Tila nakatitig sa akin. Umupo ako at pinagmasdan ang kalapate. Nangilabot ako, Miss Anne, nang biglang bumukas ng dahan-dahan ang pintuan ng kwarto ko. Lumipad ang kalapate papunta sa pintuan at naglakad ito papunta sa veranda. Sinundan ko ang kalapating puti. Nang makarating kami sa veranda, ay lumipad ito sa ibabaw ng tulugan ng Daddy Luis ko. Doon na ako napaluhod nang biglang mag-iba ng anyo ang kalapati. Dad? Kitang-kita ko ang makapal na usok na nakaporma ng isang imahe. Imahe ng daddy ko. Nakaupo siya sa higaan niya
at nakangiti sa akin. Parang panaginip lang ang lahat. Hindi katulad ng ibang mga multo na nagpapakita sa akin noon na may dalang negatibong energy. Napakagaan ang energy na hatid ng aparisyon ng daddy ko. Dad, ikaw ba yan? Dad, Dad, patawarin mo ko kung niloko kita. Kayo ni Mommy. Hindi ako nag-enroll sa BS Biology na pre-med course na gusto mo. Sinuway kita. Dad, sorry po talaga. Pinapatawad na kita, anak. Ang importante ngayon ay ang kalagayan mo. Sundin mo lang ang tinitibok ng puso mo at doon, magiging masaya na rin ako. Dad, salamat po. Yayakapin ko sana ang daddy ko pero biglang lumipad ang puting kalapati sa harapan ko. Dumapo ito sa balikat ko. Nang tingnan ko ang daddy ko, wala na ito sa kinauupuan niya kanina lang. Kinuha ko ang kalapati at hinimas-himas ito. Doon lang nawala ang phobia ko sa kalapating puti. Nixon, ano yung hawak mo? Bago kong alaga, ma'am. Salamat sa Diyos at lumabas ka na rin ng kwarto mo. May bisita ka pala. Sino? Ako. Charles? Ayaw mo na kumain eh. Tinawagan tuloy ako ng mami mo. O paano? Nakarating dito yung kalapati na bigay ng matanda. Ano? Yan yun. Hindi ako pwede magkamali. Yan yung kalapati na nasa hawla na ibinigay ko sa'yo sa boarding house. Pero itinapon mo lang. Paano nakarating yan dito? At hawak mo pa ngayon? Long story. Kumain muna tayo. Anong ulam, ma'am? Your favorite. Nilagang baka at tortang talong. Talong? Kailangan mong kainin yung talong. Kung hindi, magagalit si mami sa'yo. Oo. Bakit? Ayaw mo ba ng talong, iho? Gusto po, tita. Gustong-gusto ko po. Tara na po, kain na. Sinunod ko ang passion ko, Miss Anne. Sinunod ko ang huling habilin ng daddy ko. Nagtapos ako ng AB Communication Arts at mapalad na nakapasok sa isang TV network sa bansa. Ngayon ay masaya na akong namumuhay kasama ng asawa ko at tatlong anak. At si Charles, isa na siyang sikat na fashion designer ngayon na gumagawa ng gowns para sa mga kandidata natin sa international beauty pageants tulad ng Miss Globe at Miss Earth. Masaya ako sa success niya. Kung hindi namin sinunod ang puso namin, malamang hindi kami parehong successful ngayon. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Miss Anne. Maraming salamat sa pagkakataon. Good luck po sa YouTube channel ninyo. Paalam.